Bakit nga ba? O, yun kasi yung kulang. So, pagka versat, eto na yung ano eh. We are the recruitment specialist here in Orbit. My name is Chelsea. I'm Yen. I'm Julian. This is Orbit, the Circle of Jobs. Topic natin for today is yun nga, 7 easy steps on how to get hired as a call center agent. Pero bago natin bigay yung 7 na pinakamadaling way para maging isang call center agent. Ano nga ba? Review lang. Yes. Bago natin ibigay yan. So ngayon, syempre, trivia lang ha. Ay, trivia. About 1.3 million Filipinos are working as a call center agents ngayon ha. Dito pa lang yan sa Pilipinas. And marami pa rin aspiring na mga Pilipino ang gusto magtrabaho sa BPO industry. Bakit nga ba? Kasi syempre may high salary and parang equal parang opportunities. Ganon. Maraming nagtatanong ha, bakit hiring pa rin kayo kung 1.3 million na yung nagtatrabaho sa call center agent? Kasi guys, simply, meron pa rin naman mga several business opportunities ang nangangailangan ng mga ano, ng mga agents. Bakit ganyan kayo? Nakikinig kami sa'yo. And usually, more on international. So, syempre, kabilang na dyan yung UK, Australia, and US. Ayan. Yun yung mga common na client ng isang BPO industry. Yes. Start na ba? Oo. Number one, simulan natin. So, step number one, ano ba yun? Syempre, you have a communication skills. Good communication skills tayo. So, bakit nga ba? Bakit? Syempre kasi, international account yung base natin. Kasi, syempre, taga-US yung mga magiging client natin. So, kailangan English talaga. Oo. Dalawa kasi siyang klase. Merong fluent kasi English. Mm-hmm. Meron naman na parang ano lang. Basic. So, parang ano lang siya. Basic knowledge. Tapos meron ng accent. Una, yung fluent ka dapat. I mean, kung ano yung sinasabi mo, parang napapaliwanag mo siya na maayos. Dire-diretso lang. Mm-hmm. Parang hindi ka nagbabakel and all. Yun yung fluent sa English. Tapos, yung parang meron kang neutral accent. Di ba? Filipino accent. Tayo may Visayas accent. So, makikita mo yun eh, yung strong yung pagka-Filipino accent niya. So, yun naman is ano naman siya. Pagiging communicate naman niya sa iba is understandable naman siya. So, yung pangatlo, meron tayo yung parang strong accent. Yung talagang hindi kayang i-ano talaga. Yung Tagalog na Tagalog. Itago yung accent. Minsan pa nga, masasabi mo na po. Ganun. So, yun, hindi siya naiintindihan ng client natin kasi parang confused. Confused sila na bakit? Parang hindi ko ata naiintindihan yung sinasabi. Sabi niya, di ba, tatlong stage siya. Katulad na sinabi ko kanina, fluent ka, tapos meron kang native accent, tapos yung strong accent niya. So, pero, sa madaling salita, dapat, kung hindi tayo fluent, at least conversant tayo. At least, ano ka, meron kang neutral. Neutral tayo. Pero alam niyo ba, nag-research din ako kasi na mga Filipino, sila yung ano, tayo pala. Kiniklaim na. Tayo yung mga, isa yung Pilipinas sa magagaling mag-English. One of the yung mga Pilipino na mag-English. Kaso, hirap lang sa atin is parang hirap tayo magsalita. Kasi siguro sasabihin ng iba, ay, Inglesera, ay, social, di ba? So, hindi naman ganun. Nakakaintindi tayo, di ba? Pag nanonood ka ng movie na English, naintindihan mo naman. Di ba? Pag may pero sinasabi sa'yo, naintindihan mo. Pero pag tayo na yung magsasalita, parang nahihiya tayo. Yun kasi yung kulang, confidence. So, kaya naman, kasi nakakaintindi hindi tayo ng English, pero pag ikaw yung magsasalita, hindi ka confident kasi feeling mo wrong grammar ka. Yun kasi parang kaya naman sa atin na magsalita ng English kasi nakakaintindi tayo. Yes. Pero yun nga, confidence talaga yung kulang sa atin kasi nahihiya pa tayo, baka feeling natin wrong grammar. Pagtawanan, parang ganun. Pero yun nga guys, ha? Ayan, sa mga nanonood sa atin ngayon, ayan, agree ba kayo sa mga opinion namin or meron ba comment lang kayo. So, agree ba kayo guys na confidence is the key talaga for you to be able to speak in English? So, eto, mare, paano ba may improve yung communication skills, di ba? English communication skills. Paano? Ayan, makinig kayo guys. Kayo, may idea ba kayo? So, ako kasi is nanonood ng movie, mga English movie, tapos medyo adapt mo din paano sila magsalita, di ba? Gagayahin mo. How you pronounce it, parang ganon. And then,
i-apply mo din siya sa sarili mo, syempre, 'di ba? Oo. Hindi lang puro nod-nod lang tayo. Naintindihan naman natin eh. Oo. Paano lang magsalita, 'di ba? Parang totoo. Anuhan lang. So ganun lang siya. Ako din ganun, guys. May nafe-feel pa din ako na parang pag alam ko kung paano siya sabihin, pero hindi ko siya masalita kasi natatakot ako baka i-judge ako wrong grammar pala. Baka pagtawanan ako kasi wrong grammar ako. Pero nito, nung napasok ako talaga sa BPO companies or BPO industries, ala, bahala kayo dyan. Wala naman bahala kayo ano, dyan. Basta naiintindihan ka nila. Oh, oh. Naiintindihan mo sila. Yun naman yung important. Communication skills. So you have to be at least fluent or conversant in English comm skills. So number two dyan, create an awesome resume. So bago ang lahat, bago tayo mag-work as a customer service representative or call center agent, syempre mag-a-apply muna tayo for BPO companies like Orbit. So bago tayo mag-apply, syempre kailangan nating gumawa ng resume. So yes. Ano ba dapat yung laman ng resume natin? Ako. Oo. So tas lalo yung mga ano dyan ha, mga nag-a-apply tapos hindi ina-update yung resume nila. So guys, please i-update natin yung resume natin before we apply sa mga BPO companies or kahit sa ang kumpanya man. Wait lang, ito hindi yung age ha. Hindi yung age yung babaguhin na. Oh, oh. Kasi most of the time, age lang yung binabago. Aminin nyo yan. So, wag lang age, guys. Always, always update your resume. Yes. Ano ba yung mga kailangan yung i-update? So, number one dyan is yung mobile number. Kasi, as a recruitment specialist or sourcing specialist here in Orbit, nakaka-encounter ako ng mga numbers na hindi active. Bukod sa hindi active, sobra yung numbers. Minsan so, lang. Oo, dapat di ba kasi 11 digits lang. So, minsan 12 digits, 13 digits pa. And also, yung Gmail account or yung email account nyo, guys. Pag sinabing email account, yun yung Gmail, yes. Yahoo Mail. Kasi minsan nilalagay address. Oh, location mismo. Location mismo. Guys, pag sinabing email address, email account yon. Email account. Ayun. Google account man yan or Yahoo account. Yes. So, always update yung mga working or active email and phone numbers. Pero, ano ba dapat yung format ng resume na meron tayo dapat? So, guys, hindi na kasi nga, again, na-discuss na din namin to last time, ha? Hindi na talaga uso yung kung ano-ano yung laman ng resume true, natin. Like yung design. May bulaklak pa sa gilid. Wala nang ganun. May mga border pa na sobrang lalaki. Hindi na siya uso, guys. Ang uso na talaga ngayon is ATS friendly. So, you can search that on Google, guys, kung ano yung format ng ATS friendly. Pero ito is yung parang summarize na format ng ano standard resume. So, parang ano siya, lahat nandun, like dun sa header is name mo, contact details, and sumunod agad dun, if you have experience or work experience, lahat ng job responsibilities mo from your past work. And also, sumunod dun is yung educational background. True. Pero meron tayong tinatawag, guys, na formats dito. So, una dyan is skills-based resume. So, ano ba yung skills-based resume? So, dito sa skills-based resume, ayan. Kaya natin yun. So, skills-based resume, this format emphasizes your skills. So, ang format na to, more on ang unang bungad agad sa resume mo is yung skills mo. Guys, very ideal if you have a limited work experience. Paano pag sinabi natin limited work experience? Yung hindi or naka-at least 2 companies lang pa lang tayo na napapag-workan or at least 1 company na napapag-workan. So, very ideal siya for you guys to have a skills-based resume. So, una doon talaga is bubungad agad sa resume nyo yung skills nyo na ano ba yung, for example, sa past company na pinag-workan nyo. Past work nyo o yung training na inatinan nyo. Sumunod dyan is yung chronological resume. Ito yung standard resume na pag sinabi natin chronological resume, parang ano, naka-present up to past. Tama ba? Pwede. Oo, parang pababa. Una yung present up to past. So, present work experience hanggang yung mga sumunod or yung huli nating mga way back pang work experience. Kasi bakit? Bakit nga ba? Yun yung nauuna yung recent. Kasi syempre, titingnan kung okay ka ba dun sa previous company mo. Oo, tama. Nag-awol ka ba? Or meron bang nangyaring di maganda? Oo. So, ganun siya. Oo. And yung educational background, present din. Basta college, high school, and elementary. Yes. So, yun guys, yung types ng under ATS friendly resume. So, yun yung types ng
forms na pwede nyo sundin. So, una nga dyan is skills-based resume. And pangalawa is yung chronological resume. So, chronological resume, very ideal naman to for applicants na merong candidates na may extensive work experience or yung marami ng naging work experiences. So, very ideal to for mga candidates na marami ng BPO experience. So, yes. If you're a fresh graduate naman, ito para sa mga high school graduates or college undergrads, very ano naman to, you may list naman yung mga organizations, trainings, OJT, you can list down all of that sa inyong resume. Kasi like for example, wala naman kayo work experience, you can put that on your skills. So parang under skills based resume din siya. Mm. So kumbaga, titingnan din doon kung wala kang experience is kung ano ba yung nagawa mo. Yes, ano ba yung mga skills na ready ka ba? So, sobrang importante ng resume guys kasi our recruiters or yung interviewers natin will be basing on that para malaman nila kung ano tayo as a person and as a previous employee dun sa ating past work. So, sobrang importante ng resume guys ha. So, update natin yan. If ever na magre-resign tayo and mag-a-apply for new company. Yes. Also guys, yung resume pala parang mas okay kung one page lang siya. And naka-summarize na doon talaga lahat. Pero naka-PDF file siya. And guys, kung alam ko nagto 2 pages lang siya pag sobrang dami mo talagang work experience. So number 3 natin para naman di na kayo mainip. Ang ating number 3, practice for your interview. Ito napakahalaga nito. Alam ko gasgas na rin. Pero importante siya na mag-practice ka bago ka sumalang sa interview nyo. So, may, yung mga mai-interview na bukas, eto ha, panoorin nyo talaga. Ayan. So, ayun. So, yung interview nyo kasi, ito yung most essential pagdating sa application process. Kasi, parang ito yung magde-determine kung ma-hired ka ba or hindi. Alam naman natin may mga exams, merong mga tests and assessment kayo na iti-take. Pero, ang pinaka-important sa pag-a-apply ay yung initial and final interview. Mm-hmm. So, dito naman, parang, tell me about yourself. Usually, ito yung mga questions, no? So, alam ko, ano na rin yung question na to, tell me about yourself. Gas-gas na. Pero, hindi siya talaga nawawala sa interview questions. So, yung interview question last time na discuss namin yun, kung napanood nyo, ayan, meron kami sa aming YT channel. Ayun, wag nyo lang i-memorize yung sagot talaga kasi it may sounds robotic na kapag kami ni-memorize nyo lang yung mga answers nyo. And, sa final interview talaga kayo, parang matcha-challenge. Kasi sa initial, makakapag-practice tayo eh. Pero once na nag-final na, dun na kasi yung may mga situational question, may mga out-of-the-box question. So, depende na talaga sa inyo yon. So, dapat know yourself and what you put on your resume. Katulad nung sinabi ni Ms. Yes. Chelsea kanina. Kailangan alam mo. Oh, and also guys, matatalas yung tenga ng ating mga interviewers. Sa sobrang dami ng ini-interview niya ng mga yan. Sanay na kami. Oo. Alam sa nila kung sino yung magkakapareho yung sagot galing kay Google. So, na, yes. Guys, huwag natin, huwag natin kinakabisado yung mga sagot natin or huwag nyong kukuhanin yung sagot nyo from Google. Kasi sa sobrang dami or daming nai-interview ng mga recruiters or interviewers, lalo na kay Orbit, sobrang tatalas na ng mga tenga niyan. Ay, alam ko na, galing to sa Google. At saka, ano, yung tinetake down notes nyo, question and answer. So, nakikita din naman yun na nararamdaman din nung interviewer mo na binabasa mo talaga siya. Tama. Yes. So, know yourself lang talaga. Ayan. So, ang pang-fourth na step naman na kailangan natin is show up on time and syempre, dress well. Unang-una naman talaga sa lahat, syempre, ano ka naman, on time naman. Oh. Lalo na kung interview mo, kailangan talaga 15 minutes bago yung interview mo is kailangan nandun ka na. Hindi kami nagpaparinig. Hindi kami nagpaparinig pero parang ganun na nga. Pero, ayan niya, kasi syempre, punctuality din naman kasi siya. Mm-hmm. Makikita yun ng interviewer mo na pag maaga ka, so sa work mo is maaga ka. Oh, yes. Pangit naman yung first impression sa'yo is late ka. Oh. So parang ganun. First impressions last kasi. Oo. Oh, diba? Pinaportray mo na siya. Oh. Kailangan on time ka, lalo na pag on-site, 15 minutes bago yung interview time mo, is kailangan pumunta ka na, bumiyahe ka na kasi mamaya may traffic, maraming aberya, ganyan. And also, if you have virtual interview naman, kunyan, via Zoom tayo, diba? So, ready nyo na, 30 minutes naman doon. Ready nyo na yung laptop nyo, cellphone, Zoom app, and all na kailangan talaga. Tapos, dress well din. Siyempre, kailangan medyo casual naman. Huwag naman tayo nakasando, diba?
naka-chinelas, naka-sandals, naka-shorts tayo. Syempre, be professional and be ano naman din. Kailangan maayos naman din tayo. Presentative, kumbaga. Sabi ni Renan, bakit kailangan po may out-of-the-box question, Papo? Eh, ang sabi lang po, final interview. Ayan! Out-of-the-box question, parang pag hindi pa na-satisfy yung interviewer mo, when it comes to communication skills, kung medyo nagbabakil ka pa, nagbibigay lang siya ng follow-up question. Binibigyan ka pa ng chance. Push through mo yung interview mo. So, yun, parang yun, ano siya, guys, eh. Ibubuga pa to. Parang, kulang pa to. Kinikitaan ka ng potential. But then, parang gusto pa niya na tingnan yun. Engage pa more. So, guys, parang yung out-of-the-box question, second chance, we want to gauge more of your communication skills, lalo pag nakikitaan ng potential yung candidate or yung applicant. Doon papasok minsan yung out-of-the-box question. Pero, guys, mostly talaga, ang start talaga or initial interview, lahat talaga ng nasa resume, yun yung itatanong. Mm-hmm. So, yung out-of-the-box na yan, parang ano na lang nga yan eh. Bonus. Bonus round. Medyo mahirap na tong part na to. Medyo mahirap na part na to kasi eto na talaga yung kailangan ng matindihang review, pagre-review. So, number 5 dyan is get good marks on your exam. So, siyempre, hindi to exam sa school na may multiple choice and kung ano-ano pa, A, B, C, D, and both. Ayan. So, hindi siya enumeration. So, ang exams na to, guys, assessment to kung tawagin sa mga BPO industries or BPO companies. So, call centers usually give exams of subject-verb agreement, meron din tayong IQ test, logical reasoning, typing test, and percent and verdict. So, ano ba yung pag sinabi nating subject-verb agreement? Alala naman nun, pare. So, guys, kailangan, parang it would not hurt you naman if magre-review tayo kahit konti bago tayo sumabak sa pag-a-apply. Lalo kung mag-update tayo as a call center agent, no? Or customer service representative. Yes. So, parang i-recap lang din natin or i-review natin yung mga natutunan natin way back in school. Parang may natatanong din na sa subject-verb agreement dito pag magtake ka ng assessment. So, ano ba yung subject-verb agreement? Turuan ko lang din kayo. Teacher Chelsea. Ayan. So, based on research ko lang din naman to kasi nakalimutan ko na talaga siya. Review lang. So, subject-verb agreement natin. So, kung alam nyo nga yung verbs and singular nouns or yung mga nouns na yan. Siyempre, alam... Nouns, pronouns. So, tiwala naman ako sa inyo na alam nyo yung verb and noun. So, pagka sinabi kasi nating subject-verb agreement, dalawa yan. So, meron yung using singular verbs with singular nouns. Ang example natin dyan, the cat meows when he is hungry. So, yung S, nandun syempre sa ano, sa meow. Meow. Diba? And also, mayroon din tayo, plural. Pag plural, guys, syempre ito yung marami. Pag singular, yun yung isa lang. So, plural yung madami natin. So, as for the plural naman, plural verbs with plural nouns. So, yan yung example natin dyan. The cats. So, syempre, nandun dun yung S. Kasi marami yung cats. So, the cats meow when they are hungry. Kasi ang pangit, guys, pakinggan nyo, the cats meows. Parang ang pangit, diba? Pakadami. Pakadami namang meows ng cats. So, the cats meow when they are hungry. That's example of yun nga, subject-verb agreement matters. Most of the time kasi yun yung assessment. Parang parang re-rely siya under ano eh, recent grammar. I'm not sure of that. Pero iba-iba kasi. Iba-iba kasi siya. And meron din tayong versant and also Berlitz na exam. Swar, meron din tayo yan. And pag sinabi natin, ano ba yung difference between a versant and Berlitz? So, pagka versant, ito na yung ano eh, computer-generated exam. Mm. Like, ang kausap natin naranasan is... ko yun. Parang si ano ba? Siri? Or parang Siri. Ganun yung kausap AI, natin. AI. Pero under Berlitz, ito, totoong tao yung kausap natin. So, kaya sinasabi nila na mas madali i-take ang Berlitz kasi nagkakaintindihan kayo nung kausap mo. Unlike dun sa versant na medyo robotic or computer-generated yung kausap natin. Yes. So, Mari, ano ba yung experience mo? Diyan. Ay, grabe yun. Nakailang siguro kung 3 ng 3 ng 3 ng 3. Kasi mag-ano ka kasi ng number kung paano mo siya i-pronounce. Like, 1, 2, 3. Kailangan pala may TH sound
siya. Ang lagi ko nababanggit, 3. So ano yun, puno. Para ano man tanggapin. Kasi 3. Kailangan kasi 3. Kasi meron siyang TH na sounds. Yes. Kung hindi, pag hindi maayos yung pronunciation mo, is parang i-disregard niya. Ulit ka ulit sa umpisa. Parang yes. Ganun. So, yun guys ha. Get ngayon number 5 na step natin is yun nga, get good marks on your exam. So, make sure to always smile and approachable sa ating mga interviewer kasi that will give you high marks in such tests. So, yun. Yes. So, yung number 6 natin, syempre, be confident. Ayan. Syempre, when you're applying for a job, syempre, kailangan sinesell mo yung sarili mo. Kumbaga ganun. Kailangan confident ka. Mm-mm. Lalo na sa interview. Pag medyo kinakabahan ka, nararamdaman din niya ng interviewer kinakabahan to, ha, ganyan-ganyan. Tapos, in kinakabahan ka, nag-scattered ka na, tapos nabubulol-bulol ka na. In fact, na kaya mo naman siyang gawin, di ba? Yes. When you're confident with yourself and what you are saying, syempre, yung interviewer mo, hanga talaga sa'yo, di ba? Ganon. Kaya ano guys, meron na-encounter or nadidinig ko din naman. Pero na-encounter ko din naman siya nung nag-a-apply ako dati na parang kasabay ko, super nerviosa niya talaga. As in, nakikita mo na kinakabahan siya. So, sabi nung interviewer, sige, hinga ng malalim. Sige, bibigyan kita ng time to relax. Pop up yourself, di ba? Collect yourself na pag tingin mo ready ka na, sige, go. Let's proceed with the interview. Pero kung nakikita niya talaga na sobrang kinakabahan ka pa, yun, parang bibigyan ka naman ng time to collect yourself na if you're ready, we'll push through na with the interview. Don't be afraid, guys, kasi mababait naman yung mga interviewer natin. So, relax lang, relax. Alam nila yung mga pinagdadaanan natin, lalo sa mga first time or newbie na applicants dyan, ha? Kasi alam din. Consider naman din nila. Kasi yun nga, pag talaga kinakabahan tayo, yun yung nagbablanko na yung utak natin. Yes. So, baka hindi pa tayo makasagot ng maayos during the interview. So, kailangan, kahit naman hindi din sa interview, parang during the work naman din, confidence is the key talaga, guys. So, be confident lang during the interview and while you're working. Oo, yes. Kasi pag nasa production ka na at kakabaka-baka ka, maramdaman ng customer mo yan, nakabado to. Pagkakatiwalaan ko ba to sa concern ko, syempre hindi. Oo. Parang you need to sound reliable and confident. Tama yan. And ito, last ng ating, ang last pang natin. Pang seventh na step na kailangan mong gawin for you to get hired, ha, as a call center agent. So, number 7, do some research. Ayan, yes. Yung lagi natin sinasabi, diba, during the interview, pwede ka naman magtanong sa yung mga friends, family, kung may kakilala ka mga kaibigan mo na nag-work sa call center, pwede kang manghingi ng some, advice, diba? Tama. Yes. Tips, or tips like this, kanila. Tips, or kagaya nyo, eto guys, kung nanonood man kayo, pagre-research na din to kasi pinapanood nyo or gusto nyong malaman kung ano ba yung mga dapat na gawin pag mag-a-apply tayo sa mga BPO companies. So, parang pagre-research na din to. So, mahirap kasing mag-apply na wala kang kaalam-alam. Oo, tama yan. Kasi lalo, syempre, tatanungin ka, bakit mo gusto yung company namin? Diba? So, ikaw, hindi mo alam kung ano sasagot mo. Ano syempre, idea ng isang call center agent? Tama. So, saka meron naman tayong may mga Google naman tayo. Pwede mo yung search yung company doon, yung vision mission nila. Tama. Diba? Kung ano ba sila? Ano ba yung company? Also, yung mga benefits na binibigay nila kasi that's one of the good reasons mo bakit gusto mo mag-apply for that company. Like, for example, yung benefits, ano ba yung work industry or nature of work ng company na yon. So, culture, mga ganun, kung toxic or non-toxic environment ba sa company na yan. Kasi parang magandang reasoning yan bakit gusto mong mag-apply for that certain company. So, yes. Kasi minsan matatanong din yan sa inyo. Bakit mo ba gusto mag-apply dito? Ako kasi gusto ko mag-apply dito kasi may HMO. Yun talaga yung thinking ko before. Kasi may mahalaga HMO kasi talaga. Mahalaga siya. Yung mga benefits and incentives din is hindi naman siya ganun kaano lang naman. Mm-hmm. So, malalaki din naman bukod siya. Bukod sa high salary na reason yun. And also, guys, yun nga, kung mag-apply kayo, syempre, mag-research din kayo about certain questions, interview questions, paano mapasa yung mga certain exams. Kasi may mga uploaded videos naman dyan and mga Google and also sa ibang mga social media platforms. Katulad dito kay Orbit, di ba? Tayo lang may bibigay niya. Oo, lalayo pa ba tayo? May makikita na kayo niyan dito. Ayun, yung mga TikTok natin, hindi lang naman
naman siya puro sayaw and all. Meron naman dyan interview question and answer, paano mo siya sagutin. Tapos mga tips din. So, pero sana ha, naging helpful. Ayan. So, please, may natutunan ba kayo? Comment down below. Kasi, yun nga, again, we're not experts, guys, disclaimer ha? Lang. Kumbaga, disclaimer. Some of our lives naman is parang na-experience din natin yun. So, again, we're not experts. This is just our opinions and insights about this topic. Sana marami kayo natutunan for today's podcast. Thank you for watching! If you like this video, please subscribe to our YouTube channel, Orbit Teleservices. Bye!